ito yung mga riders. Kaya nakausap natin mga bikers naman kanina, mga kababayan, no? At galing pa ng Project 8. Ayan to, tuwan-tuwa yung iba. Hindi lang mga grupo, kundi mga bawat mga pamilyang pumapasyal din dito, nag-i-enjoy talaga. Kagapon, nakuna natin, mga taga ano naman, taga foreigner naman. Ayan, taga Amerika siya. Kasama niya ang pamilya niya, bago umuwi ng Amerika. Pumasyal, pinasyal niya muna yung pamilya niya sa may Dolomite dito. Talagang ibig sabihin talagang sikat na, no? Yung Dolomite Beach. Kaya talagang dinadayo na ng ating mga kababayan pati mga ibang lahi. Kanina nga, nakunan din natin dito sa may bandang nagtampis ako dito sa may dagat dito kanina. Yung mga ibang lahi din. Para mga, hindi siya mga Indiano, mga Pakistani. So nakikita natin may mga kalat pa rin talaga rito eh. Oh. Pero kagahapon galing ako ng ano, ng MOA. Kasi sumilip ako doon sa yung ginagawang reclamation sa may tapat mismo ng MOA. Grabe, ang linis ng tubig. Kaya sabi ko nga eh, kung galing, kasi sinasabi nila galing Cavite raw yung mga kalat o yung mga basura. No? Sabi ko kung galing Cavite, dapat sa may MOA, may mga basura. Eh wala eh, wala talagang kabasa, basura talaga. Wala kahit mga, yung nakikita natin dito sa may area ng Dolomite, wala rin sa may ano, sa may tapat ng MOA, eh samantalang yung tapat ng MOA wala pang naglilinis, gagaya dito. Araw-araw naglilinis. Ibig sabihin hindi galing Cavite yung mga ano, yung mga basura. Maling ito eh galing to ng ano, ng Metro Manila to. Kasi mga babayan, yung Ilog Pasig, diyan sa may port area lang eh, sa likod ng port area makikita po natin sa Ocean Park diyan. Diyan yung Pasig River. Nagagaling sa Pasig River yung pumapasok gaya ng mga sa mga estero, di ba? Pabagsakin sa may Pasig River, mga water lily. Parin diyan ang gagaling yan sa may ano, sa may sa grid ng port area. Hindi galing sa Cavite. Di ba? Kasi dito sa area lang nagkakaroon ng basura eh. Kaya nito, kagahapon, malinis na to kagahapon eh. Nung kumuha tayo ng update ito kagahapon, malinis na to. Tanlinaw ng tubig, kitang-kita na yung ilalim ng dagat. Pero ngayon nakita natin, no, ngayong umaga, oh, nabulagan na naman tayo. Nakita na naman natin yung mga basura na naman, iba't ibang klase. Mga water lily na ilang nabubulok na. Mabuti na lang mga babayan ay talagang may naglilinis. Di gaya nung araw, wala naglilinis sa Manila Bay eh. Kaya pag nagkakaroon ng mga pagbagyo ay halos hindi naman lahat nasisimot pagkuha ng mga basura. Kaya nangyayari, yung ibang mga basura na yan, mga water lily, lumulubog sa dagat yan, diyan nagsisimula yung mga ano, diyan nagsisimula yung mga burak at pangangamoy ng dagat. Yan, dami na nakuha na, isa ako na oh. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, no? Kahit na nakikita natin may mga kalat dito, nag-i-enjoy pa rin ang ating mga kababayan na pumapasyal dito. Talagang tinatangkilik rin nila. Kasi kung isipin po natin mga kababayan, napakalayo po ng dagat. Kailan pang bumiyahe, kailan mong gumastos pa. Kailan mong mag-rent ng sasakyan. Pero dito sa Metro Manila, kahit medyo may karumihan ng konti, yung mga ating kababayan, talagang sinasadya ito pasyalan. Ito po yung ating mga riders na mga tumulong dito, mga volunteers. Yan, Karancho yung kanilang grupo. Yan, palabas sila. Napakaraming silang nalinis at tanggal ng mga kalat dito, itong grupo na to. Yan, taga Bacoor, Cavite. Yan, iba't ibang klase kung saan sila nanggaling. Thank you.
Yan po yung mga huling halaan at kahong. Ayan. Mayroon pang alimasan yung mga babayan. Yung mga huli nila mga babayan dyan sa may Manila Bay. Yan, napakarami, no? At 50 pesos lang yung tumpok, no? Murang-mura na mga babayan.